Sa wakas, welcome back na nga ba Sol Mercado at Barangay Hinebra. Confident nga bang makukuha muli ang kampiyonato ngayong Governor's Cup? Yan ang ilan sa mga pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Papalapit na nga ng papalapit, mga ka-idol, ang pagtatapos ng elimination round ngayong Governor's Cup. At unti-unti na nga rin nating nakikilala, mga ka-idol, ang mga team na maaaring makapasok ngayong elimination round at maglaro sa quarterfinals. Ang mga nakikita nating laban, mga ka-idol, halos hindi nga matatawaran ang effort at agresibo ng bawat team na ipanalo ang laban. Sabay nito'y meron din tayong natutuklasan at nakikilalang mga bagong malalakas na player. Patulad na lamang na muling pagpapatuloy ng PBA 3x3 na gaganapin muli ang Leg 2 sa March 5 and 6, mga ka-idol. Inaabangan nga, mga ka-idol, kung mananatili ang tropang Liga, Meralco Bolts at Barangay Hinebra na nasa top 3 ngayong Leg 2. Isa ring update, mga ka-idol, kung saan kinilala na nga ang Magnolia Chats na kauna-una ang nakakuha ng twice to beat advantage ngayong Governor's Cup. At sila nga ang itinuturing na first seed, mga ka-idol. Kahit nga injury itong si Calvin Obeba, Ian Sanggalang at Rom De La Rosa, nananatiling malakas pa rin ang Magnolia Hotshots. Isang malungkot na balita naman, mga ka-idol, para sa mga diehard fan ng Blackwater Bossing, kung saan katulad ng All Filipino Conference, sila rin ang kauna-unang na-eliminate. Kahit nga may natitira pa silang laro, mga ka-idol, hindi na rito sasapat na sila ay makapasok pa ngayong elimination round. Sa ngayon nga, mga ka-idol, wala pa rin talagang naipapanalo ang Blackwater Bossing. Kinagulat nga ng lahat ang bigla ang desisyon itong si KJ McDaniels na siya ay uuwi na ng Amerika at lilisanin niya na ang NLEX. Sabi nga sa ating source, Coach Yang Giao is definitely saddened with this impending departure of McDaniels, whom he feels would help the Road Warriors make a deep playoff run, but he understands at the same time and will just have to make do without him. Sayang, kasi ang laki ng chance niya na maging best import siya. And at the same time, we also like our chances of making a deep run with him as the enforcement in the playoffs. Hopefully, make our first ever finals appearance. But we have to deal with it. Listen man itong si McDaniels, mga ka-idol, dahil manganak nga kanyang asawa ngayong March. Umaasa pa rin ang NLEX Road Warriors management na siya ay makakabalik within 2 or 3 weeks. Tulad nga ng sinabi sa ating source, given the time frame he has discussed with NLEX management, the earliest McDaniels can return would be 2 or 3 weeks according to sources, prompting the ball club to bring in a EuroLeague veteran Cameron Clark as a replacement. Under the timetable, Clark must lead an NLEX side that will likely enjoy twice to beat advantage. Ring laban na nga ni KJ McDaniels kontra Barangay Hinebra at winelcome na nga ang bagong imports ng NLEX. At ito nga ay si Cameron Clark na mula din sa Amerika. Tila malaking challenge nga para kay Cameron, mga ka-idol, ang maging bagong imports ng NLEX Road Warriors. Dahil kung mapapansin natin, mga ka-idol, nasa ikalawang posisyon na ang NLEX sa standing ng Governor's Cup, na talaga namang malaki ang naging parte nitong si KJ McDaniels. Kung kaya't aasahan ngang napakalaki din ng magiging expectation ng NLEX management dito kay Cameron. Dumako naman tayo sa naging mainit na laban ng Phoenix Super LPG at Alaska Aces, kung saan tagumpay nga ang Phoenix, mga ka-idol, sa score na 104. Sa naging laban nga ng kupunan na ito, tila may hindi nagustuhan itong si Coach Jeff Carrizo kay Coach Topex. Bago pa man maglaban ng Alaska Aces at Phoenix Super LPG, sinabi na ni Coach Jeff na, "So right now, we have this opportunity to control our own destiny and make the top 4. That's really our goal." Ngunit tila nga hindi na control nitong si Coach Jeff Carrizo ang pagkatalo nila kontra Phoenix Super LPG, na inaasahan nga sana makapasok sila sa top 4. Ngunit tila papalayo na sila sa standing. Hindi na nga rin niya naiwasang mapikon kay Coach Topex ng Phoenix Super LPG. Sabi nga sa ating source, Coach Jeff Carrizo did not conceal his frustration with Topex Robinson's decision to call for a timeout late in their PBA Governor's Cup duel with Phoenix Super LPG. Sabi pa nga niya, "Coming from the Alaska culture, I expect more class from Coach Topex." At dahil nga hindi nagustuhan itong si Coach Jeff Carrizo ang ginawa nitong si Coach Topex Robinson, pinaalala niya na itong si Coach Topex ay dating player ng Alaska Aces noong 2010 to 2011 at naging assistant coach ng 2012-2017. Sinabi nga ni Coach Jeff Carrizo, "Unnecessary and disrespectful." Sabi pa ni Coach Jeff, "Up 5 with 3 seconds left and you call a timeout? For me, it's unnecessary and disrespectful. If only I had one more time out, I would have given it to them.
At sinagot naman ito ni Coach Topix Robinson. Sabi nga niya, late timeout is part of the game. Amit Carrizo, frustration. Sabi nga ni Coach Topix, it's part of the game. I made a decision to call a timeout because that's in the backcourt and we were still up by 5. We wanna make sure that we don't commit a turnover. Patama pa nitong si Coach Topix Robinson. A lot of things have happened here in the PBA wherein you try to relax and thought that you've got the game in control. I have one more timeout. I'm gonna use it. At sa pagkapanalo ng Phoenix Super LPG, laking tuwa naman ni Coach Topix Robinson sa bagong import sila na si Devon Maxwell. Sabi nga ni Coach, what he brought to us was solid defense in the paint. He's making smart moves defensively. Down the stretch, he was making his shots. But most importantly, I think the energy that he brings to the team is important. Especially an import-laden conference wherein you really need to have somebody that locals will believe in. And I think Devon Maxwell was really the right fit for us. At sa kabilang laban naman ay muling natalo ng San Miguel Birmen ang Raynor Shine sa score na 104 at tila hinangaan nga ang bagong imports ng San Miguel Birmen na si Shabazz Muhammad. Tanong laban nga nila kontra Magnolia Hotshots, talo man sila, ngunit napakagandang performance ang pinakita nitong si Shabazz Muhammad at ipinagpatuloy niya ito sa laban nila Rain or Shine kung kahit siya nga naging best player na nakakuha ng 33 points, 21 rebounds at 6 assists. At talaga namang napahanga itong si Coach Leo Austria sa bagong import sila. Sabi nga niya, yung energy niya, ibang iba, and then yung kanyang rebounding, and then makikita mo yung kanyang attitude towards the game. Talagang he would like to score. Kasabay ng pagdating ng bagong imports sa San Miguel Birmen ay ang pagdating din ng star player mula sa NLEX na si Jericho Cruz. Kung saan ang pagdatingan ng si Jericho Cruz ay may malaking pagbabagong magaganap sa SMB na sinasabi itong si Simon Inciso at itong si Chris Ross ay maaari ng pakawalan ng SMB. Kung saan tila may gustong makuha ang SMB na isang malakas na guard. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino nga kaya ang tinatarget na naman ng SMB at maaaring malagas na naman ang isa sa mga death fight ng kanilang kupunan. Bago tayo magpatuloy, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Shout out sa ating ka-idol si Mark Joseph Danya at yun din naman sa Danya family ng Pulilan, Bulacan. Kasama rin natin si Gerard Condisido at shout out kay Joan Condisido, Jandre Condisido, Jermaine Condisido, Patpat Condisido at sa lahat ng Condisido family. Kasama pa rin natin si Eddie Brioso, gayon din naman ang Brioso family ng New Zealand. At shoutout din sa dating player ng Armbuster na sina Edward Sumage, Jerry Alano, Reden Catalasan, Leon Pablo. Shoutout pa rin kay Edwin Dubivar. Gayon din naman kay Kagawad, Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan. Shoutout din kay Jaso. Shoutout din kay Alejandro Dapuma, kasama itong si Alex Dapuma ng Marilao, Bulacan. Andyan din si Ronald Bersubidad. Kasama rin natin si Arsenio Panganiban at shoutout sa mga taga Villa Ilaya, Subdivision at sa mga GSM fans na sina Aaron, Hayden, Dayan, Monique, Momo, and Gia. Hindi rin papauli si Arnold Salazar at shoutout sa kanyang mag-ina na si Marisa Salazar, Shira May Salazar, all the way from Binauganan, Tarlac City. At dyan pa rin naman si AJ Bangoy. Kasama rin natin si Kindus Lucañas. Kasama rin natin si Papa Tumak at shoutout sa Anyano family ng San Pedro, Laguna. Ngayon nga mga ka-idol ay tila inilabas na ang magiging PBA draft order kung saan mangunguna nga dyan ang Blackwater Bossing, Tira Firma, Ginebra, Alaska from Phoenix, Alaska, Rain or Shine, Northport, Batang Pierre, NLEX, Blackwater from SMB, Blackwater from TNT, Rain or Shine from Meralco at Magnolia Hotshots ang pinakauli. Ito nga mga ka-idol ay base sa naging performance ng All Filipino Conference kung saan ang Blackwater Bossing ang pinakauli sa standing kung kahit sila din ang pinakauna ngayon sa draft pick. Update din mga ka-idol kung saan isang malaking karangalan nga dahil ilan sa mga active players ngayon sa PBA ay pumasok sa all-time 3 points leaders or shooter. Andyan nga itong si LA Tenorio ng Barangay Ginebra na nasa top 6 habang itong si Arwin Santos ay nasa top 7 at itong si Marcio Lassiter naman ay nasa top 9. At pumasok naman sa all-time steal leaders itong si Chris Ross. Isa nga ngayon mga ka-idol sa laging pinag-uusapan ay ang Barangay Ginebra dahil sila nga ang defending champion at talagang marami ang nagbabantay sa kanila kung kaya't sinasabi ng Barangay Ginebra ay maaaring i-trade si LA Tenorio. Ngunit nilinaw nga ito ni LA Tenorio na hindi siya maaaring i-trade at kung mangyayari man yan, siya mismo ang mag-a-announce nito.
Sa kabilang banday, naniniwala naman tayong maaaring makuha ng Barangay Nebra itong si Wami Chongson dahil matagal na nga nila itong pangarap at maaaring gamitan na nila ng ibang player ito. At tila, posible rin namang mangyari mga ka-idol na tuluyang makuha na ng Barangay Nebra itong si Matthew Wright gamit itong si Christian Standardinger. Dahil kung titingnan naman natin mga ka-idol, napakarami na ng big man ang Barangay Ginebra. At isa rin nga itong si Andre Paras mga ka-idol sa maaaring makuha ng Barangay Ginebra na noon pa'y tinatarget na rin ni Coach Tim Code. At sinasabi nga ngayon ay interesado nga ang Blackwater Bossing na makuha itong si Prince Caperal, kung kaya't maaaring nga nilang ipamalit itong si Andre Paras na gusto rin namang makuha ni Coach Tim Code. Mako naman tayo sa dating guard ng Barangay Ginebra na si Sol Mercado, na sinasabi nga ng iba na sana ibalik na itong si Sol Mercado dahil wala nga itong si Stanley Pringle. Ngunit nung una nga'y sinabi ni Sol Mercado, "I haven't had any offers up to date, but I would definitely take the opportunity when it comes." Ngayong Governor's Cup, tila makakabalik na itong si Sol Mercado, sabi nga sa ating source, "One PBA team who lacks firepower in guard position contacted or invited Sol Mercado to attend their practice for tryout." Yan nga ay totoo at kinumpirma ng PBA on the go mga ka-idol. Ngunit sa kabilang banday, hindi nga alam kung sino o anong team ang nag-imbita dito kay Sol Mercado. Hindi pa nga sigurado mga ka-idol na talagang Barangay Ginebra, lalo pat pangarap ni Sol Mercado na makabalik sa Barangay Ginebra. Ngunit sabi nga ng ilang source, dahil wala nga itong si Stanley Pringle, maaaring ang Barangay Ginebra na nga ang nag-imbita kay Sol Mercado. At iyan nga ay patuloy nating tututukan mga ka-idol. Ngunit kung kayong tatanungin ko, karapat dapat ba na makabalik pa itong si Sol Mercado at kailangan pa rin ba siya ng Barangay Ginebra ngayong Governor's Cup mga ka-idol? At sino-sino nga kayang team ang maaaring makapasok sa top 4 na makakakuha ng twice to beat ngayong Governor's Cup? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.